So ito na nga po ulit tayo mga kaibigan, ating susunod na video at ngayong araw na to, aking tuturo ang napakadali at napakabilis na banana muffin. Ito ang dalawang option dyan, pero syempre bago lahat, paki-like lang po at syempre mag-subscribe na rin kayo kung nagustuhan nyo ang ating mga video. At ito na, unang hakbang, syempre maglagay po tayo ng bowl. Kumuha po na yung dalawang napakalaking saging. Makikita nyo, medyo itim-itim na siya. Kailangan po talaga natin yung sobrang hinog. Pero nung aking siya'y balatan, abay, maputi pa pala. Hindi pa pala siya maitim. At, pero syempre, ting kasabihan, mas importante ang nasa kalooban kaysa ang nasa labas. Tandaan po natin yung mga kaibigan. Pero syempre, yun nga, itong ating mga saging ay imash lang natin, imash. Hanggang maging medyo patubig-tubig na siya. Ayan, kailangan natin. Ito pong hinahanap natin. Consistency. Medyo masakit sa kamay pero tis-tis lang po tayo dahil masarap naman ang kanyang kakalabasan mamaya. At ang ating ikalawang hakbang naman, ito na ang natunaw na mantikilya. Ang ating recipe nito, lahat po ng nasukat ng ating masangkap ay nasa description sa baba. Kailangan natin. Pero syempre, kailangan nating simot-simotin lahat ng ating sangkap at medyo mahirap na. Mahirap na buhay ngayon. Kailangan simotin lahat. Sayang yan. Sayang yan. At ito nga po ang ating katlong hakbang. Lalagay tayo ng asukal na puti. Medyo marami. Napakaraming. Pasensya na po sa mga may diabetes dyan. Medyo kailangan po talaga ng asukal itong recipe na ito. At ito na ang ating pang-apat na hakbang, ang ating binating itlog. So, yan. Simut-simutin, ang itlog ay ihalo sa ating saging. Sige. At ang ating ikalimang hakbang naman ay ang katas ng vanilya. O sa English ay vanilla extract. Kaya mo. At syempre ito, simut-simutin, tak-tak-tak-tak. Kailangan na natin yan. Sayang. Wala tayong sasayangin. Ating ika-anim na hakbang ay ang cinnamon powder. Ang ating ika-pitong hakbang ay konting asin lang. Tak, 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 tak. At ito ay syempre halu-haluin natin. Halu-haluin hanggang sila ay mahalo ng maigi. At ang ating ikawalong hakbang, itagdag na natin ang ating flour o harina. Itong gamit namin dito ay self-raising flour. Kung wala kayong self-raising flour, pwede naman tayong gumamit ng plain flour. Tatagdagan lang natin siya ng baking powder. So, ayan nga po. Halu-haluin lang natin siya hanggang wala na tayong makitang harina sa ating mixture. Kailangan pong halong-halo pero wag sobrang halo. Wag manggigil. Tamang halo lang. Ayun na, syempre, kailangan na naman natin itak-tak-tak-tak dahil sayang, nasa whisk. Mixture pa rin yan, makakain yan pag naluto, so huwag nating sayangin. Ito naman, maglagay tayo ng chopping board. Para sa chopping board, makikita natin. Igitna natin ng konti. Ayan, okay na ba? Konti pa? Okay, tama na yan. Ito'y ating optional. Ito'y walnuts. Hindi makailangan sobrang dami. No? Pero kung mahilig kayo sa walnuts, edi damihan nyo. Wala namang kaso yan. So, hiwa-hiwain lang natin. Chop, 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 chop. Mag-ingat na po sa paggamit ng kutsilyo. Ayaw nating ma-chop-chop ang ating daliri. Mahirap na sa mga panahon ngayon. Kailangan natin ng ating daliri. Lahat ng daliri natin. Oop! Kunti pang tumakas. So, ilagay natin siya ulit sa ating maliit na bowl. At syempre, huwag nating sayangin ang ating mga sangkap. Sige. Simutin natin ang simutin hanggang sa ating makakaya. At ito ay isa pang option. Chocolate chips. Ang meron po kami ay dark chocolate chips. Pwede po kayong gumamit ng light o milk. Milk kata yun. Milk chocolate chips. Ito lang po kasi ang meron kami, dark. So, kuha na rin ulit ang ating mixture at
hatiin natin siya sa dalawa. Kumuha ako ng mas maliit na bowl. Kailangan ng kapresa bowl dahil wala kami kapresa bowl. So, tansya-tansya lang kung mahati nyo siya sa dalawa. Pero syempre, simot-simotin. Hayaan natin hayaang may masayang. Op, kalma, kakatakas ka. Balik ka dyan. So, isang tabi muna ang isang bowl at kuha natin ang ating isang option, ang walnuts. So, ilagay lang natin sa ating mixture. Magtira po tayo ng kaunti para mamaya. So, halo-haloin lang natin sa ating mixture. Huwag sobrang halo, huwag manggigil. Ito ang kuha natin ang ating isa pang option. Ayun nga yung chocolate chips. Maglagay lang sa ating mixture. And depende sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo. Kung may likay sa tsokolate, damihan nyo. Kung di masyado, pwede huwag nyo lagi. So, ito yung mga anak ko kasi medyo mahilig sa tsokolate. So, lagyan natin. Pati yung asawa ko mahilig sa tsokolate. Linis-linis ng konti para maganda sa YouTube. Ito na ang ating mahulmahan. Itong ating recipe ngayon, makakagawa ng 11 cupcake. Actually, dapat 12. Ano? Dapat 12, pero nawala kasing napaglaruan ata. Kaya 11. So, sakto pa rin naman siya sa 11. Makita natin. So, dahan-dahan po nating ilagay ang mixture sa bawat hulmahan. Pwede kayong gumamit ng measuring cup. Itong ginagamit ko kayo, measuring cup. Pwede kayong gumamit ng kutsara. Kung wala kayong measuring cup, ayos lang yan. Kutsara. Noong una naman, wala kami measuring cup. Kutsara lang ang gamit ko. So, kung anong meron kayo, yun ang gamitin natin. Basta importante, malagay nyo siya ng maayos, walang matatapon dahil sayang. Tama, tama po yan. So, and medyo simot. Ang ating kalawang option naman, ilagay rin po natin sa ating mga hulmahan. Ginawa ko po siyang color-coded para mas madali namin makita kung alin ang may tsokolate, alin ang may walnuts. At ayan, dahan-dahan ulit. Paglalagay, medyo mahirap siya. Kailangan na talagang maingat dahil ayaw nating may masasayang. Dahil sayang. So, ayan, dahan-dahan. Makita natin. At, pantay-pantay lang. At yan, sakto. So, medyo ayos-ayusin natin ng konti dahil medyo maarte ako. Okay. Okay na ba, kuya? Ah, nga pala, mayroon pala tayong naiwang walnuts. So, ito pala yung recipe ko tayo gumawa nito, promise. Pero, nakalimutan. So, yun nga po, ilagay natin siya toppings na ating banana muffins. Hindi pala cupcake, muffin nga, no? Siyempre, para doon sa ating mga may chocolate chips, maglagay-lagay din tayo. Papantayin natin yan mamaya-maya. Huwag po kayo mag-alala. Sa mga OC dyan, medyo OC din ako, pero tamad ako. So, tamad na OC. At ito na nga po. So, painit natin ang pugon sa 180 degrees. Naka-preheat na po siya bago natin ilagay ang ating mga muffins. So, sabi ko nga po, ako nga po talaga yan. Ako po yung gumawa talaga. Okay. So, hayaan natin maluto siya ng 20 to 22 minutes hanggang maging golden brown. Wow. Oh, naipit. Kaya mo yan. Sige. Yeah. Okay. Hayaan na! Tapos na! Okay na okay! So, tignan natin, no? Tignan natin kung talagang lutong-luto siya sa loob. Tulad ko, like and subscribe po ng video para sa mga susunod na video natin. Medyo close up, masyado ata malapit ito, no? Pero makikita natin yung loob. Naku, napakasarap nito. Talaga nga naman. Pero hindi, promise. Sobrang sarap niya. Subukan nyo, madali lang naman basta may oven kayo.